Ayan, so this will be my first ever tutorial video sa aking pag-makeup. Naisipan ko kasi mag-makeup ngayong gabi na ito. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagkikilay. Ayan, dalawang klase ng kilay ang po pwede kong ma-share sa inyo ngayon. Yung una, yung tinatawag nila na bushy eyebrow. Yun yung huli kong ginawa na parang siyang natural. Talagang buhok, parang buhok lang. Ganun. So, yung pangalawa naman is yung traditional kilay na ginagawa natin. Yung medyo light dito, tapos papakapal na siya ng papakapal. Yan. So, tara! So, guys, ito pala yung mga gamitin natin for our kilay. So, ito yung ginagamit kong brow soap. Ito siya magandang gamitin kapag bushy eyebrow ang gusto natin gawin. Okay, and medyo makapal siya talaga sa loob pa, kaya marami-rami mo siya, or matagal-tagal mo siyang magagamit, okay? So, kailangan nyo lang siyang konting, idip ninyo yung brush ninyo, ito, sa water, tapos saka nyo siya ikuskos dito. Yan, okay? And then, ito naman yung mga gamitin natin for at sa brows natin. Yan, sa traditional eyebrow, yan. Okay, so, yan. Tapos, ito naman yung manipis. Ito pala ay 150 each sa The Face Shop. Tapos, ito, binili ko itong Speedy Skinny Brow sa Lazada. I think, 99 pesos yata ito. Basta, wala pa siyang 100. Pero, maganda na siya. Tapos, ito naman yung Sales Lady. Mga nasa 90 pesos yata or 88 pesos. Yan. Isa. Medyo nagpamalang talaga yung ano, shipping fee. Yan. Tapos kailangan natin siya nitong scissor para sa mga excess hair natin sa ating kilay. So, nabis ng kilay ko, yun, no? Kukupitan pa. Tapos kailangan natin itong brush na ito para sa paglagay natin ng concealer. Ang concealer na ginagamit ko ay Superstay Maybelline. And ito pang isang brush na kailangan natin para mas ma-blend natin ng mabuti yung ating kilay. Okay? Ayan guys, ito yung aking kilay ngayon. Ayan, mga isang 1.5 months ko na yata siyang hindi na tatapasan. Pero, noong bago talaga ako nasisimula, hindi siya ganyan. Na parang nakalay na. May talagang buhagag siya. Noong unang beses pa na ako nagkilay. Tsaka, alam niyo guys, sa pagkilay, hindi agad-agad. Kanyang ngayon, naturo ngayon. Natutunan mo ngayon. Hindi yung pag-inapply mo siya sa sarili mo, eh, perfect ka na. Hindi ganoon. Medyo matagal. Sabi nga nila, consistency and practice makes you perfect. But nobody's perfect. Sabi ko, practice. So, ayan. So, hindi. Sa pag-practice lang. Ayan. Pag-practice, patutunan mo yan. So, yan una, ganyan lang. I-brush mo muna siya dyan ng pataas. Ayan. Tapos, pag muna kita nyo, ayan. Galingin natin yung ating sasser. Ayan. Tapos, ayan. Ayan. Kita nyo yung excess na yan. Yung mga maliliit na hair na yan, kailangan nyo siyang gupitin. Ayan. Medyo nag-flatten na siya. Tapos kapag ka dito bandang part na ito, kailangan pataas ang brush. Ganyan. Tapos kapag dito na sa bandang tail, pababa na siya. Ayan. Ayan, nakikita niyo ba yun? Yan yung gugupitin niyo. Ayan. So, tada! Yan na siya. Medyo lumipis na siya talaga. Okay? Yan naman sa kabila. Ayan. So, para sa ko na silang nagupitan. Okay? So, yung unang gagawin natin is yung bushy eyebrow. So, na-dip mo na siya. Ayan. So, pwede mo na siya kuskos ay yung brows. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Alam mo lang, consistent mo lang siya ng ganyan. Tapos saka siya magiging bushy na ganyan. Parang watak-watak siya. Ayan. Ayan, sabako, di ba? Tapos dip mo lang ulit. Kailangan ba sa inyo siya eh? Kasi yun na yung nagpapa... Pag nilagay nyo siya sa eyebrow nyo, ayan, nagiging... Madikit siya. Nagiging sticky lalo siya. Kaya, nabimentay niya siya maipataas ng ganito. Ayan. Kita nyo? Daming butas ang kilay ko. Ayan, sa pa. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Brush lang. Ayan. Kita nyo, napakanipis ng kilay ko dito banda sa buntot. So, ayan. Mamaya, i-fill up natin yan. Ayan. So ngayon, dahil nag-oh, see? Kita nyo na yung difference, di ba? Dito sa kabila. Tingnan mo siya ngayon eh. Ayan. Ayan. So ngayon, after nyan, brow soap, ito naman yung gagamitin natin. Try natin itong Sales Lady. So, ganyan lang siya kanipis, guys. Tapos, i-fill up ko yung, yung nakita nyo yan na
Pulis magtahas yung panungulang ko. Nipis kasi talaga ng kilay ko eh. Yeah, wait. Yeah, fill out na lang siya, guys. Yeah, 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 kita nyo. Ayan, kumapal na. Ayan. Kita nyo, sabog na. Ayan. So, ngayon, magtatrabaho naman yung concealer. So, ito yung gagamitin naman natin ng concealer. Whites lang, guys. Where are you? Now? So, ito na, guys, yung gagamitin natin ng concealer sa Maybelline siya. Ayan. Okay. Ito yung magbibigay pa ng definition na sa ating kilay. Parang mas bibigyan niya ito ng korte. Depende sa gusto mo. Okay? Depende kung gano'ng kagaling maglagay. Okay? So, ito yung aking angle brush na gagamitin. So, mas for me, mas prefer ko yung angle brush kasi, wala ba bakit? Bet ko eh. Mas madali kasi siya para sa akin. Okay? So, let's go. Yeah, kita nyo, no? Magic. For me kasi sa taas, okay na siya. Depende sa inyo. No? Sa akin, okay na siyang ganyan. So, sa baba lang nilagyan ko ng concealer. Okay, kaya lang ha. Kita po, kailangan naman natin ng medyo mas makapal dito na brush. Ito, pwede na. Oh, diva. Ganda. Yan, guys. Charan! Tapos, magdipan natin siyang buwaz. Yan. Ganda. Rosy. So, that is the first one na tutorial ko para sa inyo. So, let's go to the next one. Ay, yung sinasabi natin na traditional na kilay. Okay? See the difference. Yan yung first. Tiyo, wala na. Dito naman tayo sa kabila gagawa ng traditional kilay, ho? So, ngayon, ito naman yung gagamitin natin sa my eyebrow. Okay? Kailangan naman natin siya. Ito. Basahan muna natin siya. Yeah. Mas gusto ko itong gamitin kasi mas madali siya for me. So, depende sa inyo. Makakahanap naman kayo kung ano yung mas prefer ninyo. Tsaka, for you na mas madali siyang iguhit sa ating kilay. Okay? So, ito naman siya. Ha pala guys, kalimente ko kaya baka nahirapan kayo bulap sa akin. Okay. Dito muna ako mag-start sa side na to. Yan, ganyan. Ayan, kita nyo na yung weight na yan. Ayan. So, yun yung drawing ko. Ayan. Ayusin pa natin ng konti. By the way, guys, depende sa inyo pala kung gusto nyong ahitan yung kilay nyo. May mga client kasi akong na-experience na ayaw nila nang binabawasan yung kanilang kilay. So, depende na yan sa inyo kung paano nyo siya i-drawing. Kaya mas maganda talaga na every now and then or kapag wala kayong ginagawa, yan, pwede kayo mag-practice na mag-practice ng kilay. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi pwede natutunan nyo siya ngayon, eh, talagang gora ka na, parang alam mo na siya. No, it takes time. May kailangan nyo maging pasensyosa sa sarili ninyo na, bakit hindi pa naman ako magaling mag-kilay? Ganito yan, pero I promise, no, as you consistent practicing sa paggawa ng inyong kilay, eh, mapaperfect din yan, okay? So, yung kailangan ko lang gawin is i-fill up itong dulo, yan. Yan. Oh, yan. Yan, kung makikita ninyo, di ba, parang super squares dyan, parang may linya siya dyan. So, hindi natin nakahayaan yan, guys. Kailangan natin siyang i-blend. So, kailangan talaga mayroon ko yung disposable. Itong disposable na ito, syempre for your safety to, especially kapag nag-makeup kayo sa ibang tao, kailangan talaga may mga disposable. Kaya from the word dispose, after use, kailangan yun na siyang itapon. Pero kung personal use nyo naman siya, pwede na yung may mga ganito, may mga nabibilis. Pero, itong nalo, bilis-linisan, okay? So, dahil personal ko naman siya, pwede ko siyang gamitin at hukasan ko siya, unlike this one. So, after ko nito gamitin, mag-demo sa inyo, ayan, pwede na, pwede ko siya itapon. Ayan, kailangan nyo lang siya i-blend. Ayan, blend. Kita nyo, may guhit pa ron. Kailangan i-blend pa siya talaga. Yeah, ano, see? Kita niyo yung konting medyo lighter dito compared dito sa bandang pale, ano? Ayan, dapat naging ganyan siya. Blend lang ng blend po kayo. Hanggang sa feeling ninyo okay na siya or satisfied na kayo. Okay? So, yan. Ayan, so, gagamit pa rin ako ng brow. Ayan, kita niyo siya medyo sumayang sa, ano, konsamin. So, nakita niyo, parang meron po siyang butas-butas. So, yung mga butas-butas na yan, kailangan niyo siyang i-feel. Kasi alam niyo kung bakit. Ito kasi yung mga cameras natin. May mga nakikita sila na pagdating din natin ng personal, eh, parang okay lang. Eh, pagdating lang ko dito sa salamin, okay na. Pero pagdating ko dito sa video ko, hindi pa. So, kinakailangan yung mga nakita niyo yan, mga parang may absent na buhok.
abs. Yan, kinakailangan nyo yun siya i-feel, okay? Ganyan. Tsaka pat-pat lang po. Hindi yung kailangan mabigat ang ating mga kamay. Mabigat ang ating kamay, kaya yung nasinabi ko kanina, practice, okay? Yan. Wala na tayong iba pang pwede ituro sa inyo kung di mag-practice. Kasi hindi ganyan po pwede lang. Abracadabra, magic. Yan, kita yun, medyo okay na siya. Yan, yan. Yan. So, dahil okay na siya, kailangan natin siya i-blend. Kasi namumuo siya. Yan. So, kung okay na sa inyo yan, for me, okay na sa akin, lalagyan ko na siya ulit ng brow soap. Yan. Kasi ito yung magkapalabas lalo ng itsura ng hair ng brows ninyo. Okay? Tapos, i-brush na siya ulit. Brush. Yan. Yan. Ganda sa ginawa niya. Kita niyo yan. Dapat medyo lumabas yung pag-natural hair. Ayun yung gilay. Okay? Yan, diba? Kita niyo yung difference, diba? So, ngayon, gagawin natin siya ulit na lagyan natin siya ng concealer para mas makita nila yung katawan or body ng ating ginawang eyebrows. Yan. Ayan, see? Tapos dito din sa baba. Dito din sa taas. Lagyan natin siya ng konti. Kita niyo yan, mga katropa. So, kailangan natin ulit gumamit ng isa pong brush. Medyo malapad-lapad siya para mas ipantay natin na mabuti yung ginawa natin. Hindi ilagay natin na concealer. Ito yung kailangan i-blend yun siya. Kasi tingnan nyo guys, so, kung hindi nyo siya i-blend, ganyan siya. Parang hindi natural, diba? So, kailangan natin siya maging ganito. Yan guys, see? Ito sa taas din. Yan. Lahat ng bagay kailangan natin siya ng blending, okay? Masyado siyang intense pagka wala eh. Yan. Yeah. See, ganda. Yan. So, ngayon, mga friends, yan, you can see the difference. And ito yung kitawag natin na bushy eyebrows and eyebrow. And this one is yung kitawag natin na traditional eyebrow. Okay, so, it's your choice kung ano yung gusto ninyo or feeling nyo maganda. Pero for me, depende sa mood ko. Depende kung anong klaseng looks yung gusto kong gawin sa sarili ko. Pero most of the time, ganitong klaseng kilay yung ginagamit ko. So, I hope you learned something. Super easy lang siya, mga beshi. So, yan, try nyo. Mag-practice, okay? Sabi ko nga sa inyo, practice makes perfect, but nobody is perfect, so don't practice. Pero hindi nga, kailangan talaga ng practice para mahasa yung inyong skills sa pag-draw ng kilay. So, thank you! I hope na may natutunan kayo. Bye!